Alam nyo, kapag may magbabanggit ng Batangas, syempre, una papasok sa isipan natin yung Taal Volcano. Siyempre, masarap na pagkain. Tulad ng lomi. Lumang simbahan. Pero ako, kapag pumapasok sa isipan ko ang Batangas, I'm sure sa inyo rin, pumapasok sa isipan natin yung mga gagandang beaches. Isa sa pinakasikat na bakasyonan na malapit sa Metro Manila ay ang Batangas. Sa loob lang kasi ng 2 hanggang 3 oras, mararating mo na ito. Tapos, ang kalahating bahagi ng probinsyang ito ay nasa tabing dagat, kaya maraming beach na mapupuntahan. Yes! Beaches! Nandyan yung Kalatagan, nandyan yung Nasugbu, nandyan yung Mabini, at syempre nandyan din yung Laia dito sa San Juan, Batangas. Alam mo, kapag bumabiyahe ka, di ba, usually, naghahanap ka ng mga lugar kung saan masusulit mo yung biyahe mo. So, kapag pupunta ka sa Laia, iniisip ng mga tao na, syempre, pupunta ako sa mga, sa beach, pupunta ako sa resort, di ba? Magsa-sunbathing ako, lalo ngayon ako. Pero syempre, mas maganda kapag, kayang pwede natin gawin doon. Hence, boom, which is just on the other side of the beach. For 670 pesos, all in na yan. Pwede nyo nang i-enjoy yung wall climb, rappelling, free fall, aerial walk, giant swing, 630 meter zip line, downhill tubing, ATV, infinity pool kapag ayaw nyo ng tubig na maalat. Sir, harness po tayo. Sir, ito pong harness na to, same harness na po ito sa wall climb, rappel, aerial walk. Tommy. Sir, paano natin gagawin ito, sir? Pati, syempre, kailangan pasok pa rin sa safety protocols, eh, no? Yes, sir. Bago po kami magsimula na ride, sir, always mag-alcohol po tayo para sa disinfect. Then, pag sa wall climb po, if you reach the top, just ring the bell. Then, if you're going down, just hold on the rope. Pwede straight your legs, then din ba? Bahala na po kami magbabasa. Then, sa mga equipments naman po, once na matapos po yung mga bisita natin sa pag-rides, eh, meron po kaming UV box kung saan dinidisinfect po yung mga equipment para po maging safe po sa mga riders. Yeah. Okay. Yun na. Sir. Hindi sa pa. Okay. Nako! Na-miss ko to! Zipline! Dito makikita ang iba pang rides at aerial view ng buong lugar. First ship line for 2021! Yay! Alright. Pagbaba ng zipline, diretso tayo sa kanilang ATV.
mabuti na lang. Makulimlim at malakas ang simoy ng hangin. Kaya preskong biyahe. Tapos, sugod naman sa free fall! Kung sa tingin niyo hindi pa sulit yun, naku! Magbago na kayo ng pag-iisip. 2021 na, mga biyahero! Anyway, sulit na sulit. Siyempre, mas masarap dahil wala masyadong tao. At the same time, you feel very safe dahil sa kanilang sinusundan na safety protocols. Pero wala eh. Walang talo dahil punta ka sa beach, punta ka dito, solve na araw mo. Ayos. Sa lahat po ng mga kababayan natin o mga turista na gusto mong pumunta sa Adventure Park, ang amin lang pong protocols is magdala po kayo ng medical certificate na nanggaling sa inyong lugar, kahit po health barangay health certificate, face shield, saka face mask. Ngayon po, pinapayagan na rin na pumasok ang mga bata. Wala na pong age limit according po sa amin sa tourism dahil naging MGCQ na po ang aming lugar. Ang arkong ito ang laging landmark ng mga biyahero na nakarating na sila sa probinsya ng Batangas. Pero may isa pang palatandaan na ikaw ay nasa San Juan na. Calling all plantitos and plantitas! Kailangan nyo ba ng paso? Paso! Paso at sandamakmak ng mga paso! May iba't ibang laki, kulay, disenyo at hugis. Nandito kasi sa San Juan ang isa sa pinakamatandang paggawa ng palayok sa Batangas. Sagana raw ang lugar na to sa putik o clay na swak sa paggawa ng palayok. Kaya ito ang naging trabaho at negosyo ng kanilang mga ninuno. Sa katunayan, makaluma pa rin ang paraan nila ng paggawa ng palayok. Gamit ang bato at tila maliit na palo-palo, inupok-pok ang putik para maghugis palayok. Pagdating sa paso, ginigiling muna nila ang putik. Pagka kapit-kapit na yung lupa, ay dinadala sa magagawa ng paso. Tapos gagawin na ang paso gamit ang potter's wheel. Tapos pagkain ay nagawa na, siya ay i-design ng magguhit. Pagka naguhitan, siya ay aaligin at patutuyuin. Sa loob ng 3 araw, saka pa siya lulutuin. Pag naikarga ng pugon, ay mga siguro po mga 2 oras lamang po. Sa isang pugon po ay naluluto siya. Kung ikakarga sa truck, ay 2 pong truck. Ready na ba kayong bumili ng paso? Pili ng mga suki! Mura lang! Sa presyo po dito, ari po ay 80 pesos. Ito po, 70 pesos po ito sa presyo. Ari po sa presyo ay 40 pesos lamang. Ari po ay 30 pesos lamang. Ito po ay patukaan ng manok. Ito po ay 5 piso kung bibilihin dito sa amin. Ito po kung bibilihin ay 3 piraso. Ito po ay 3 set. Ito po ay 750. Ay di ang mas maliit po na rin ay 2,150. Bago yung sunod po, 2,50. Ari na po ang 3,50. Kaya kung bibisita sa San Juan, alam na this. Sa mga gusto pong pumarito sa aming barangay, sa papunta po ng Laiyan ng mga tourists, eh, pwede po kayong pumarito sa amin at bumili ng paso at palayo. Dida rin ang mga palayok nito sa taunang piyesta ng San Juan, ang Lambayok Festival. Ang Lambayok Festival po ay ipinagdiriwang ng bayan ng San Juan to showcase the 3 major industries of San Juan. Ang lambanog, ang ating pong vodka, local vodka, ang palayok at ang napakaganda nating karagatan. Meron po tayong mga street dancing, iba't iba po nating contest, binibining San Juan at marami pang iba.
Ayun. Okay, eh, pero yun nga, kahit na founding anniversary nila noong December, eh, dahil nga sa pandemya, medyo nagkaroon sila ng celebration pa din, pero virtual celebration. Virtual fiesta ang tawag doon. Live po nating pinagdiwang ang ating 172nd Lambayok Festival. Nagkaroon po tayo ng documentary about sa history ng bayan ng San Juan. Nagkaroon po tayo ng plantita contest dahil sikat na sikat po ang mga halaman at ang palayok nitong pandemic time. Tapos nagkaroon din po tayo ng contest ng palayok. Hulaan nyo kung sino ang nanalo sa on-the-spot pot-making contest noong pista nila. E sino pa? E di si Aling Babylin. Pero kahit hindi pista, maaari nyo pa rin bisitahin ang kanilang patron na si San Juan Nepomuceno sa simbahang ito sa bayan. Itinayo ang simbahang ito noong 1894 at dinagdagan ng bell tower noong 1928. Matapos ang 67 taon at dahil na rin sa kalumaan, sumailalim ito sa isang major renovation noong 1995. Tanging ang harapan at bell tower na lamang ang naiwan mula sa orihinal nitong disenyo. Ang San Juan ang may pinakamahabang coastline o dalampasigan sa Batangas. 33 kilometers o halos kasing haba ng bagong skyway na mula Balintawak hanggang Alabang. Haba no! Makikita ang halos 5 kilometro ng dalampasigan ito sa bayan ng Laiya. Kaya naman, napakaraming resort sa lugar na ito. Isa na riyan ang resort na ito na Provincia Feels dahil sa kanilang bamboo cottages. Kung naghanap kayo ng mas budget-friendly na accommodations dito sa side ng San Juan, Batangas, you can actually come here. Sa casitas nila, they can cater to 2 to 4. Ayan, 2 to 4 packs. May sarili itong dining o kitchen area kung saan may mesa, lababo, icebox, at gas stove with basic cooking utensils. Pwedeng mamili kung aircon o fan room. They don't have a bathroom inside pero may designated outdoor bathroom sila. This one, ito yung inuupuan natin. Actually, ito'y bahay kubo na connected sa stone house. Tinatawag nila stone house. 5,000 pesos. Sa loob ay 2 queen-size double-deck beds, kaya pwede ang 6 hanggang 8 biyahero rito. Unahan na lang sa paggamit ng banyo sa loob ng kwarto. Kung trip niyong magluto, walang problema dahil meron din silang ihawan na pwede niyong gamitin. And of course, halos lahat naman kasi ng mga resort dito, beach front. Kung ayaw namang magluto, pumunta na lang sa restaurant na ito. Ang pangalan po ng restaurant namin ay Bulaluhan sa Pipisik. Ang pipisik po ay nagmula sa isang puno na matatagpuan lang sa dagat. Doon lang po siya nabubuhay. Alfresco ang kainan, kanya-kanya kayong kubo. Pasok sa social distancing protocols. Maliban sa magandang view, dinarayo rin daw ang mga pagkain dito tulad ng Unang-una, bulalo. Naalala ko, January 2014, yung kinasal kami ng asawa ko. Nako, umabot yata ng February 1, sobrang lamig. Pero minit na din dahil sa pagmamahal namin dalawa. Tapos lomi. Para makagawa ng Loming Batangas, mag-isa ng bawang at sibuyas. Tapos, isama ang giniling na baboy. Pagluto ng giniling, ilagay ang broth o kaldo at paminta. Tapos, ilagay ang sariyo ang miki. Pakulong ito at saka lagyan ng kasaba. At hintayin kumulo ulit. Pagluto na, lagyan ng toppings tulad ng giniling na baboy. Itlog, lumpiang Shanghai, chicharon at atay ng baboy. Pinakamasarap ay tamis anghang. Ito ang kanilang version ng pansit miki. Ginigisa muna ang bawang at sibuyas at atay ng baboy. Tapos nilalagyan ng konting broth
Tsaka nilalagay ang sariwang niki, asukal, at sili. Hinahalo ito at saka tinatakpan ng kaldero. Makalipas ang ilang minuto, hinahalo ang oyster sauce at saka tinatakpan ulit. Pagluto na, nilalagyan din ito ng toppings. Alright! Tirayan natin ito, man! Sa totoo lang, ito talagang dinadaanan namin itong... Dinadaanan lang pero hindi humihinto dahil kapag nagmamotor kami, dadang kami sa Lobo. Tapos nun, lalabas kami dito na sa Laia. Anyway, parati namin ito dinadaanan. Pero yun nga, never kami nagsistop. Dahil nga, si tropang Ryan, Agoncillo, ay may bahay dyan. Kaya doon na kami kumakain. Ito yung tinatawag nilang tamis, ang hangpansit. Pwede. So. Ganun din ba kayo? Kapag kuminsan eh, I'm sure, nagagawa niyo yun sa bahay. Nangigigil kayo sa mga instant pancit katon. Of course, it's not the healthiest, pero yung texture kasi niya, tapos yung oil, na may sauce, na may whatever na kasama doon. So parang, yun yung nalalasahan ko ngayon. Yung nakakagigil na texture at tamis. May konting tamis, may konting-konting anghang. Pumbitin pa, umorder din ang kanilang sisig, crispy pata, at calamares. Sakto pa lang kain natin dahil mukhang kailangan ko ng lakas sa ating next activity, hiking. Dito lang daw sa Laia, maaaring dumaan papunta sa tuktok ng Mount Daguldol. Kaya hindi namin ito pinaglagpas. Mukhang napasubo kami dito ah. Simula pa lang kasi, assault! Oh, matarik na agad ang daan. Tuloy-tuloy ito hanggang makarating sa unang pahingahan. 12 minutes of hiking, half a kilometer. Nandito tayo ngayon sa unang pahingahan, okay ah? Yun. Alalaman nyo na kung ito yung unang pahingahan kapag meron kayong narinig na tubig. Yan, gagaling po yan sa taas, no? Parte ng daan na nilagyan nila ng railings o hawakan dahil matarik. Kaya binuhusan ng semento para hindi madulas. Excited sila. Ito yung welcoming committee natin dito sa Sitio Katmon. We are into our 37th minute. Tapos naka 1.7 kilometers na tayo. Ang ating elevation gain ay 286. Talagang akit lang tayo ng akit. Kung akala namin talaga buong araw kaming mag-hike dahil talagang paakyat lang ng paakyat ng paakyat ng paakyat. Pero sa totoo lang, 1 hour and 40 minutes lang yun. At sa 1 hour and 40 minutes na yun, tinahak natin 3.8 kilometers at umabot tayo sa 624 meters above sea level. Halata kaya? Halata kaya? Inabot tayo ng fog. So, kapag... Kasi, if I mean, 95% of the time, kita mo yung trail, puno, lupa, iba't ibang klaseng halaman. Pero once nakita nyo na yung pinakahuling stop, may kubo, na tinutuluyan din ng mga hikers,
Boom! Ayan na. Ito na yung carabao grass kung saan may remnants ng carabao. If you know what I mean. But yeah, mga tao nag-hike dito, nag-pitch ng tent. Apparently 15 minutes away, not San Juan anymore, but Lobo, there's a bigger area. Para sa mga taong gusto lang ng short hike. Short pero hindi siya pabebe hike ah. Hindi siya talaga beginner hike eh. Siguro pag beginner ka, it can take you 2 hours, maybe 2 hours and 15, easy pace. But yeah, medyo mataas kasi yung elevation at a short amount of time. 2 PM kami nag-start. Ang payo ko lang, huwag kayong magsama ng mga mabagal. Kasi talagang kakabahan kayo dahil siyempre, 1 hour and 40 minutes pa akit, pababa, hindi rin natin alam. Dahil kuminsan sinasabi natin, mas mabilis pababa. Eh, yung mga tuhod nyo. It's best to do these hikes kapag December, January, February. Lalo na kapag walang tao. Siyempre, pakay talaga namin para umabot tong peak, no? Which is this part. At mag-drone. Pero, good luck na lang, di ba? Visibility, zero. Pero papatalo ba ako sa fog? Siyempre, hindi! Kung may budget at gusto ng lugar na pwede niyong masolo o kukunti ang tao, ito na siguro ang perfect place para sa inyo. Ang resort na ito ay may private beach at limited accommodation. Yon, so nakikita niyo ba yung mga brown cottages na yon? Doon sa aking kaliwa. Yun ay tinulugan namin. Actually, tinulugan ng aming crew, staff. Pumatak din ng 6,000 pesos a night. Ang kabanan na ito ay may isang semi-double bed at extra bed. Dahil nasa tabi ng dagat, glass ang harap nito, kaya naman kitang-kita mo ang magandang view ng beach at rinig na rinig ang tunog ng dagat. Doon sa 6,000 pesos a night, meron ka ng free breakfast for two. Yun nga lang, walang banyo sa loob, may common bathroom lang na syempre share nyo with other people. Sa tinulugan ko naman, dahil kung bakit gusto nila akong patulugin sa mas malaki, eh ang lit-lit lang tao ko naman. Villa ang aking tinulugan. Dito, may isang queen size bed at extra bed din. Pwede raw itong tulugan ng 3 hanggang 4 na biyahero. Take note na 50% capacity lang kasi ang pwede, kaya mukhang aalog-alog kayo rito, biyeros. Doon sa villa na yun, papatak ng 8,000 pesos. Breakfast for two also. Yun nga lang, may banyo sa loob. Both have working, well-working air-conditioned systems at naramdaman namin kung gaano kalamig yung aircon. So, if ever medyo malalamigin kayo, I'm sure, tanong lang kayo kung pwedeng manghiram ng extra blankets. Malamang yung isang cameraman namin, hindi siya nagtanong, sobra siyang nalamigan, hindi siya nakatulog. Pero sa totoo lang, dahil nga beachfront, yung hangin nang gagaling sa beach, okay na eh. It would actually suffice. I mean, alam mo yun, ito yung tipong kahit na anong oras ng araw, kahit na maaraw, you just situate near the beach, just by the sound of it, tapos yung hangin, makakatulog ka na eh. Diba? Kung sawa na kayo sa dagat o gustong mag-swimming hanggang gabi, lipat lang sa kanilang mga pool. Bukas din ang resort sa mga gusto ng day tour lang. Sa halagang 850 pesos, pwede ka nang tumambay dito mula 8 AM to 5 PM. May kasama pang lunch yan, ha? Alfresco rin ang kanilang restaurant by the beach. Sa mga hindi kontento sa pagtambay lang sa beach,
maaari ring umarkila ng bangka para sa island hopping o snorkeling. Kilala ang Batangas sa mga yamang dagat ito, kaya kabisado na ng mga bangkero kung saan kayo dadalhin for some snorkeling. Gustong bumisita sa San Juan, Batangas? Ito lang ang kailangan niyong gawin. Kailangan po ay nakabook sila. Mayroon po silang reservation. Mayroon silang medical certificate na maiipakita sa tourism reception area sa Barangay Buhay ng Sapa, San Juan, Batangas. Dito po ay ipapakita ninyo ang inyong voucher, ang inyong pong reservation copy, kasama po ang medical certificate. At kayo po ay bibigyan namin ng referral slip na ipakikita sa mga resorts na sa katunayan na kayo po ay ligtas, kayo po ay sumunod sa mga requirements ng Department of Tourism ng Bayan ng San Juan. Welcome po kayo sa ating aming pong bayan ng San Juan. Dito po ay prioridad namin ang kaligtasan ng mga turista at ng mga bumibisita sa aming bayan. Unti-unti at dahan-dahan nga nagbubukas ang ilang mga bayan tulad ng San Juan. Bagamat pinaghandaan nila ang pagkakataong ito, bilang mga biyahero, ay kailangan din natin sumunod sa kanilang mga patakaran. Hindi lang para sa ating maayos at masayang pagbisita, kundi para na rin sa kaligtasan nating lahat. Sabi ko nga eh, sulitin ang biyahe. Pero mas sulit kung walang magkakasakit. Always remember, safe travels, biyeros!